So guys, tapos na ako dito sa ano no, sa nanunisan ko. So ngayon, papunta na naman ako doon sa school kasi diba 30% lang dito, meron pa akong 20%. So, yung 20% guys is ano, gagamitin ko doon sa school. So magpapakintab ako doon ng sahig. So let's go guys, magda-drive na tayo. So medyo naging tao na ang mukha ko kanina, wala talagang ilamos kasi alam mo na yung sino yung nakakagets na parang naalimpungatan ka ba na ano na late na pala. So siyempre bilis-bilisan. So yun guys, so punta muna tayo doon ha. May gwapo, may afam na gwapo na nasa lubong ko. Pero batang-bata. Batang-bata pa guys, mga siguro mga ano yun, mga 20. Pag kasi sila dito guys, pag mga ganyang age na mga 20, 25, 30. Yun, mga pogi talaga sila guys, parang nahubo talaga yung panty. Joke. Nahubo yung panty mo guys ba pag nakita mo sila pag mga age nila nga 20 or 25 or 30, yun sila yung napaka ang ganda ng katawan nila, mga pugi sila. Tapos tapos talagang gwapong-gwapo talaga sila guys. So ngayon pag mga start na sila ng 35 hanggang ano na mga 50, matured na sila bigla. Pag matured na yan sila bigla yung mukha nila. So yun. Yun yung mga puti. Kasi yung skin nila ba. So medyo matraffic na ngayon guys no. Traffic na ngayon kasi. Traffic ngayon guys dahil nga ting ano na no, trabaho na. So hintayin na muna natin baka tayo ay madali pag nagmamadali tayo. So yan, kalusot na tayo guys. So yan guys no. Isang trabaho, medyo mga malayo-layo, siguro mga 10 minutes drive guys. So drive muna tayo. Ang ganda ng panahon ngayon. Ang ganda ng panahon ngayon. Blue yung ano, langit. Kasi ilang araw meron kami ano, parang sa atin pa guys is bagyo, maano, maulan dito at saka yung mabuti dito sa aming lugar, ano guys, yung wala masyadong ulan. Walang masyadong ulan dito sa aming lugar, pero doon mga siguro sa kabilang barrio guys, napakalakas ang ulan, nag-lodge. Maraming bahay na nadali ng tubig. So yan, grabe. So everyday po ayan ang dinadrive ko lagi. So yan, parang
siya ka. Kasi, lalo na sa, dito sa ibang bansa, guys, dahil kailangan mo talagang, ano ba, para sa akin, no, mas okay talaga na magkakaano ka, mag, mayroon kang lisensya. Dahil, dito, may winter kasi dito, guys, napakalamig, mag-antay ng, mag-antay ka ng bus sa tabi, super lamig, at saka pag nagulan, nababasa ka, tapos nagmamadali ka, nalilate ka kasi maghintay ka pa ng bus, ganun ba, tapos yung bus nalilate pa, lalo na pag may mga anak, guys, yun talaga ang dapat, kailangan talaga may may lisensya ka, kasi pag, yun nga, yung asawa mo may lisensya, pero hindi naman habang buhay or everyday na madadrive ka sa asawa mo dahil may trabaho din ang asawa mo, oy. Tapos minsan hindi man lahat ng panahon maano yung katawan, siyempre nagkakasakit din tayo, no? So hindi ka laging na-drive sa asawa mo. So siyempre lalo sa trabaho mo, hindi ka everyday madadrive sa asawa mo, siyempre maglakad ka. Tapos yung lisensya ka, guys, mas maganda talaga kasi yung time mo yung nilalakad, yung time mo na nilalakad mo na isang kilometro, kung nagda-drive ka niyan, siyempre nakaka-save ka ng time. Nakaka-save ka ng time, guys. Yeah, totoo yan. Siyempre na, pag nakapag-drive ka, guys, lalo na dito, no? Lalo pag may anak ka, guys. So, mas maganda talaga na mayroon kang lisensya dito dahil hindi ka nag-aas lagi na i-drive mo ko dito, doon. Tapos, pag may gusto kang puntahan, pag may license ka, siyempre, agad-agad nandun ka na, diba? So, mas maganda talaga. Mahal siya, guys. Mahal. Yun talaga yung noon, nung bago pa lang ako dito, wala talaga akong plano na mag-drive. Kasi yung naging asawa ko, hindi din siya makapag-drive kasi wala siyang lisensya. Maano siya, motor lang yung lisensya niya, pero hindi ka naman pwedeng mag-angkas doon sa ano, sa kanyang motor. Bawal dito mag-angkas. So, hindi ka gaya sa atin na pwede ka mag-angkas doon. Oh, sa Pilipinas, pwede. Dito, hindi ka pwede. May motor sila na pwede ka mag-angkas. Dalawa yung pwede makasakay. Yung motor kasi niya, isa lang yung maka-angkas doon. Siya lang. At saka, yun. Tapos, maplano akong kukunin ko yung anak ko ba galing sa Pilipinas. So, paano na lang pag nag-school na yung anak ko? Yung iniisip ko na, paano pag nag-school yung anak ko tapos malayo kami sa school? Siyempre, ihatid ko, yung asawa ko hindi makapag-drive at saka ako hindi din. So, talagang nag-ipon ako, maipon ako noon, guys, nung nagtrabaho pa ako dito bago ako nag-asawa. Nagtrabaho ako dito ng nag-alaga ng bata. So, for the meantime na nag-alaga ako ng bata, guys, meron ako mga sideline dito. So, nakaipon ako ng 60,000. So, mga kalahating million na yun sa atin sa Pilipinas. So, ngayon, ginamit ko yun yung pera na yun sa pag-aaral ng kumuha ako ng lisensya. So ito, yung lisensya naman, guys, panghabang buhay mo na yan. Panghabang buhay mo na yan na magagamit. So, ini-invest ko talaga yung aking pera. O ito na, yung pera kong kinukuskus sa inodoro, guys. Ito na yun. Ito yung lisensya ko, guys. So, okay din yung naging asawa ko, guys. Hiwalay na kami.
kasi mabait siya dahil siya dahil wala akong trabaho noon eh. Siya lahat nung hindi ako pinabayad ng bahay, tsaka pagkain, siya lahat init. Siya lahat. So ngayon, yung mga kinikita ko sa pagkukuskus ng inodoro, iniipon ko guys, iniipon ko. So kaya nakaipon ako ng almost 250,000 pesos, ganun. So mga 60,000 na yun krona dito. So yun. Ito na po yung aking driver license. So hindi ako nagsisisi na kumuha ako kasi napaka importante po na makapag-drive dito, guys. So yun. Dito tayo mag-drive, dumating na ako dito sa school. So yun guys, ang aking advice sa inyo na kailangan talaga pag ayun talaga natatakot. Sa una lang naman yan, natatakot kayo. Ako nga, natatakot din ako eh. Natatakot ako nung nag-start ako. Grabing kab ako. Diyos ko, nanginginig talaga ako guys. Pero every day, kasi yung time ko guys is twice a week. Twice a week talaga yung ginawa ko. So every time na nagda-drive ako kasi dumiretso ako sa traffic school ba. Hindi ako nag-ano ng private. So ayun. 'Di ba mas magana yung iba kasi meron silang makakilala, ida-drive sila. Ako wala talaga. So dumiretso ako dun sa talagang school kaya ayun. Mahal talaga pero yun nga gusto kong makapag-license agad-agad kasi sa trabaho ko nagbabike ako, naglalakad, pag nag-ulan nababasa ako ganun. So yun, kumuha ako. So thanks God na nakapasa ako. 3 times ako nag-exam bago ako nakapasa kasi mahirap, bugo tayo eh. Bogo tayo guys eh. So yung iba pag isang exam lang na napasa nila, so swerte nila. So every time na mag-exam ka guys, may bayad talaga, no? So ako 3 times bago ako nakapasa. So yun na, no. Sa wakas napasa din, tsaka yun nga unti-unti mong everyday na nakapag-drive ka, parang ano na, parang normal na lang, hindi ka natatakot. Hindi ka na natatakot, guys. Sa una lang talaga yan. I promise talaga sa inyo. So, dito muna tayo, no? Kasi, madilit. Baka makita tayo sa boss. Nag-yaw-yaw ako dito. So, see you, guys. So, hello, guys. Kakatapos lang natin sa, dito sa ano, no? Sa, eskwelahan. So, ang ating gagawin ngayon guys, pupunta na naman tayo doon sa work number 2. Sa isang trabaho na naman guys. So hardworking mommy po tayo guys, no? Hardworking mommy. So maganda talaga ang panahon ngayon guys. Init. Nandito yung ano, yung busing. Ano to? 13? Ah, hindi pala. Yung ano, trabahante. Kala yung leader ko. Hindi pala siya. Kasi yung sasakyan nila, same lang yung hitsura ng sasakyan. Pero may number sila sa sasakyan. Yung sa leader namin, ano, yung leader ko is 15. Tapos yung sa kabila, yung dati kong leader is 14. Number 14 yung kanyang number sa sasakyan. Ang init. Pa-aircon tayo guys. So
dito banda guys, dito nagtatrabaho yung aking jowa. So daanan ko lang siya. So yan na. Ganda talaga ng panahon ngayon guys, parang Pinas. Oo. Pero ano na dito, medyo malamig na kaya nagja-jacket ako dahil ano yung ano na guys, malamig na. Malamig na siya. Hindi ka na, pwede naman siguro yung pag sikat talaga nung araw, yung ano, pwede kang mag-short. Sila yung mga puti. Ano eh, nagsushort pa ng ganito. Na ano ko yung leather namin, nasa lubong. Nasa lubong ko yung leather namin. So, pupunta siya doon sa amin. So, ngayon. So, yun guys. Punta tayo sa isang trabaho natin. So, Friday today. So, maaga tayo matatapos. Alas, siguro mga 2:30 or alas 2 kami pwede na kami umuwi. Kasi, pag Friday, pupunti lang yung kakain. Pupunti lang yung kakain dun sa ano. Sa canteen. So, makapahinga tayo ng maaga today. Tapos, yung cake na ginawa ko kagabi guys, lagyan ko pa yun ng toppings kasi hindi ko pa nilagyan kagabi para kasi magka-dry siya. Yung ilagay ko kasi sa toppings is ano, leche flan. Gusto niya yung leche flan. So kunin niya mamaya mga alas 4. So tama-tama, may time pa ako mag-decoration sa ano. Simple lang naman, ubi yung kanyang in-order sa akin. So yan guys, happy weekend everybody and enjoy. Positive lang tayo everyday. Tsaka take care of yourself. Tsaka ano guys, keep ano, healthy everyday. Drink water everyday. So no, kaya dito na tayo sa malapit. See you guys, and until next time, kung sino pa yung hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe me and like, comment, mga ganyan. Tanong lang kayo kung ano yung gusto niyo itanong about dito sa ano, sa Norway. Kasi iba yung ating ano eh, iba yung ating Pinas, Norway, iba yung ano nila dito. Kaya kung may tanong kayo, pangutana lang mo guys. Pangutana lang mo sa inyong ipangutana kayo, tubagot lang mo. Sige guys, babay na guys, kaya ang daming nagparking dito oy. May kapareha ng sasakyan ko guys, oh. May kapareha. Medyo malayo-layo po yung ating parking, no? Parking area, dahil hindi tayo pwedeng magpark doon sa malapit. Kasi may multa pag nahuli tayo. Pwede man magpark doon guys, pero pag nahuli ka, ano lang kasi doon ang pwedeng magpark, yung mga guest.
So, pag mahuli tayo, guys, imultahan ka ng 600 kroner. Mahal na yun. Yung 600 kroner, malaki na yung pira sa Pilipinas. Mga siguro, mga 5,000 na yun, guys. Sayang. So, huwag kalimutan ng ID dahil hindi tayo makapasok pag walang ID. And guys, thank you so much for today. Bye guys, I love you all.